Kung naglalakad ka sa disyerto at may marinig kang ganito, hindi ba mapapaatras ka sa takot na baka may rattlesnake? Tignan mo, nakakatakot tignan, di ba? At iyan naman ang kanilang rattler. Pero alam nyo guys, para sa akin, ang mga rattlesnake ang pinakamabait na uri ng viper. Biruin mo, nag-abala pa silang magpatubo ng rattler para lang maabisuhan ka na huwag kang lumapit. Hindi gaya ng ibang ahas na walang warning kung mangagat. Pero ano nga ba ang laman ng kanilang buntot? Meron kaya tong bato gaya ng marakas? Or kahoy gaya ng ratchet? Para malaman ang kasagutan, gagamit tayo ng patalim. Pakinggan kung gaano kalutong ang kanilang buntot. Kung titignan, wala itong laman at tanging pinagtagpi-tagping seksyon ang makikita. Ang kanilang buntot ay gawa sa keratin, pareho lang sa kuko nating mga tao. Kung hihilain ang bawat seksyon, maugulat ka na para pala itong Lego na magkakapatong. Ang kanilang buntot kasi ay binubuo ng bawat seksyon na nadadagdagan sa tuwing nagpapalit sila ng balat. Yan ang dahilan kung bakit may seksyon sa bawat espasyo. Sa ganitong disenyo, naging flexible ang kanilang buntot at kung bibilisan, kaya nila itong yugyugin para lumikha ng ingay. Nag-uumpugan ang bawat seksyon kaya ito lumilikha ng tunog. Sa slow motion, makikita mo kung paano ba magkiskisan ang bawat seksyon ng kanilang buntot. Kada buwan kung magpalit sila ng balat at nadadagdagan ng seksyon ang kanilang buntot. Hanggang 10 segment lang ang kayang ihaba ng kanilang rattler. Sa kaso naman ng mga baby rattlesnake, aabutin pa sila ng 3 buwan bago tubuan ng rattler. Nang dahil sa kanilang buntot, nabibigay ito ng babala sa mga tao na lalapit sa kanilang teritoryo. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang delikadong inkwentro sa pagitan ng tao at rattlesnake. Dahil dyan, ang mga rattlesnake ang pinaka-thoughtful dahil may warning bago manuklaw. Kung mabisang panakot sa mga tao ang kanilang rattler, hindi naman ito mabisang pantaboy sa kanilang kalaban. Ang mga rattlesnake ay naturingang venomous, ngunit paborito naman silang kainin ng ilang predator. Gaya ng mga kingsnake na kilalang snake eater. Walang kamandag ang mga kingsnake, ngunit kinatatakutan naman sila dahil sa kanilang cannibalistic behavior. Ang isa pang ahas na kinatatakutan ng mga rattlesnake ay ang water moccasin. Mas malakas ang kamandag ng moccasin, kaya mabilis na napaparalyze ang mga rattlesnake. Sa tuwing tumatawid sila ng tubig, ang mga alligator ang kanilang kalaban. Immune sa kamandag ng rattlesnake ang mga alligator, kaya baliwala lang sa kanila ang makipagrambulan sa venomous snake. Hindi lang cute ang mga bobcat, kundi astig rin sa panguhuli ng rattlesnake. Kita sa video kung paano niya hinuli at pinatay ang rattlesnake. Marahil ay ang pinakakinaiinisan at mortal enemy ng mga rattlesnake ay mga agila. Hindi immune sa kamandag ang mga agila, ngunit sa husay nila sa panguhuli, parang laruan lang sa kanila ang rattlesnake. Sa tuwing umaatake, ulo ng ahas ang kanilang pinupuntirya. Kung tutuusin, ang mga tao ang numero unong tigaubos ng kanilang populasyon. Ginaganap sa Texas, USA ang taunang rattlesnake roundup kung saan humuhuli sila ng 25,000 na piraso ng rattlesnake upang patayin. What? Naging piyesta ito ng mga taong may galit sa rattlesnake at hindi ito ipinagbabawal sa kanilang estado. Can you imagine? 25,000 rattlesnake ang pinapatay kada taon sa tuwing dinadaos ang Rattlesnake Roundup Festival. Oh, wow! Nakakalungkot ang ganitong senaryo, ngunit parte lamang ito ng kanilang kultura dala ng kanilang galit sa mga venomous snake.
In my opinion, hindi naman tayo makakagat ng ahas kundi tayo tatapak sa kanilang teritoryo. Ikaw, kung may makita kang venomous snake, sasaktan mo ba to o iiwasan na lang? Let me know in the comment section para malaman namin ang iyong opinion. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Renier Alerta, Kit Agatsuma, JV Esposo, Jocelyn Dizon, Reniel Vera Cruz, Christian Claros, Alexander Argana, at Rio De La Cruz. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!